Sore eyes. Lahat naman tayo siguro nagkaroon na niyan. Lalo na kung tag-init. FYI, ka-sideline. Kahit ang kambing ay nagkaka-sore eyes, ang kalimitang tawag dito ay pink eye at pwede itong makabulag sa inyong alagang kambing. Pero bago natin talakayin ang pink eye, kung paano ito gamutin at paano maiiwas ang mga alaga natin sa pagkakaroon nito, ka-sideline, please subscribe, like, and share sideline.ph. At huwag kakalimutang i-follow nyo na rin kami sa FB page na sideline.pinas at ang Shopee, Mangkay Agri Ventures. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta. Ang pink eye ay isang kondisyon sa mga kambing kung saan ang mga mata ay namamaga, naluluha, namumuti, at kalaunan ay pwedeng magresulta sa pagkabulag. Maraming dahilan kung bakit pwedeng magkaroon ng pink eye ang isang kambing. Ito ang mga alam naming dahilan. Pagkahawa sa ibang kambing na may pink eye. Maruming kulungan at pagkakaroon ng mga langaw. Ang bakterya na karaniwang dahilan ng pink eye ay nagpapalipat-lipat sa iba't ibang kambing kapag dumapo minsan sa mukha ng kambing na may luha na dulot ng pink eye at paglipat nito sa mata ng ibang kambing. Ito ang dahilan kung bakit kailangan nakataas ang bahay ng kambing natin para madali natin itong linisin. Pagiging masikip ng kulungan. Habang dumarami ang alaga nating kambing, mas nagiging importante ang pagiging malinis nito dahil madaling magkandahawa ang mga kambing natin sa isa't isa. Kapag marami ang kambing, mas magiging marumi ito. Kakulangan sa mineral. Ka-sideline, ang kakulangan sa mga mineral ay nagpapahina sa ating mga alaga. Ang bakterya ay mahirap patayin, nandyan at nandyan, at aatake kapag mahina ang ating mga kambing. Ugaliing maganda ang diet ng mga kambing at kumpletuhin ang kanilang bitamina at mga mineral. Pansinin natin ka-sideline ang rough hair coat o yung balahibo ng kambing. Ito ay senyales ng kakulangan sa bitamina at mineral. Ang pneumonia ay karaniwang ding magbibigay ng pamamaga at pagluha sa ating mga kambing. Kaya, ano ba dapat ang tanda na ang tumama ay pink eye at hindi pneumonia? Bahagyang pamimikit ng mga mata at pagiging sensitibo sa liwanag ng araw. Ayaw ng kambing na nagsisimulang magka-pink eye ang masyadong maliwanag. Kaya, makakatulong na habang ito ay may pink eye ay lagi itong ilalagay sa lugar na may silong. Bahagyang pamumuti ng cornea sa isang mata o kaya parehas ng mga mata. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay tatamaan parehas ang mga mata. Kaya minsan, mabibigla na lang tayo na may kaso na pala ng pink eye ang ating mga kambing dahil nakakakita pa rin ang isang mata ng kambing. Pagmumuta ng kambing na may pink eye. Ang kambing na may pneumonia ay hindi ganoon magmuta. Pero kung paramihan ng luha, ang kambing na may pink eye, mas maraming luha. Kung ang kambing mo ay iilan lang, maaari mong pagtiyagaan ang paggamot na ang gamit ay mga topical applications katulad ng Biogenta. Ang problema, kailangan mong gawin ito ng 2 beses kada kambing araw-araw hanggang sa may makita kang improvement. Babala ka sideline!
pwedeng lumipat ang sakit na pink eye sa tao. Kaya sa palagay namin, mahirap ang mag-biogenta kung pwede kang mahawa dahil sa kakahawak ng mata ng kambing. Kung gagamit ng biogenta eye drops, dapat ay laging maghugas at magsabon ng kamay pagkatapos. Katulad ng biogenta, ang pwede mo ring gawin ay patakan o kaya isprayan ng tinunaw na penicillin ang mga mata ng inyong mga kambing. Kung gaano kadalas mo dapat gawin, parang tulad din ng biogenta. Kapag marami na kayong kambing na may pink eye, ang pinakamadali at pinaka-epektibo ay mag-inject ng oxytetracycline LA 2 beses sa pagitan ng 3 araw. At pwede rin naman ang Draxin. 1 beses lang ito dapat turukan. Pero dahil medyo may kamahalan ang Draxin o tulathromycin, oxytetracycline na lang. Kasideline, ating agapan ang pagkalat ng pink eye. Magagawa lang ito kung ihihiwalay natin ang mga kambing na may pink eye. Mas maigi ang magsakate para hindi na mahirapan ang mga may sakit na maghanap ng pagkain. Oo naman ka sideline. Kahit naman parehas na tinamaan ang magkabilang mata, ay pwede pa rin namang gumaling sa loob ng 2 to 4 weeks. Napakaliit ng pagkakataon na ito ay tuluyang mabulag. Laging titignan ang economics part sa pag-aalaga ng kambing. Tignan lagi ang pwedeng mawala. Halimbawa, kung malaking inahin yan at magandang manganak, mas magandang agresibo tayo sa paggagamot. Kasideline, huwag gagawin ang hahayaan na lang at magkakarakrus kung gagaling man ito o hindi. Wala pa kaming nabalitaan na namatay na kambing dahil sa pink eye disease. Kaya yun ang good news. Hindi rin syempre maganda ang hayaan na lang ang bulag na kambing na magtiis. Sa pagkakataon na nabulag ang inyong kambing, mas maganda na itong ikal. May mga subscribers sa ating channel na iba ang paraan ng paggagamot. Nais naming ibahagi sa inyo at balitaan nyo din kami kung inyong susubukan. Sabihan nyo kami kung sakali sa sideline777@gmail.com. Katas ng dahon ng malunggay. Katas ng tawa-tawa. Katas ng kalamansi with dextrose powder. Bago kami magpaalam, syempre, nais naming mag-shoutout sa mga iba't ibang ideya ng mga commenters sa post na ito. Shoutout kay Danny D.L. Reyes, Eileen Rose Sullivan, Inchik Viejo Chinchong, Ricefield Soyland, Jemich Adventurer, Verhel Pilapil, Stephen Fernandez, Marlon Estanol, Mommy Kate and Baby Viel, Joshua Bulong Yari, Joy Arquero, My TV, Boyet Damaso at Jackie Tabarejo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta. At dahil sa inyo, marami tayong natutulungan na ating mga kasideline. Ang mga links ng mga gamit na gamot ay nasa description box sa baba. Kasideline, inaanyayahan po namin kayong bumisita at mag-follow sa aming FB page, sideline.pinas, at ang aming Shopee page na Mangkay Agriventures. Bago ko magpaalam sa inyo, kasideline, huwag nating kakalimutan mag-subscribe dito sa ating channel na sideline.ph. Muli ito po si Aga at si Mangkay para sa sideline.ph. Kita-kits sa susunod na episode ka, Sideline!